Magandang umaga po sa kanyang lahat. Magandang umaga po. At palakpakan natin si Diyos sa isang napaka magandang umaga. Tulad ng sinabi ko kanina, mamamalas natin ang kakaibang pagmamahal ng Diyos. Ang ating Diyos ay mapagmahal, kaya may kanya-kanya siyang upang ipamalas ito. Ang isa dito ay ang naibigay niya sa atin upang tayo'y gumaling sa ating mga karamdaman. Ang kagalingan po ito sa karamdaman, lalo na ng mga may sakit na nandito ngayon, yan ay pamamaraan ng Diyos upang tayo ay maligtas ang ating kaluluwa. Ginagamit ng Diyos ang ating kahinaan ng ating katawan upang ating maunawaan na ang kailangan natin siya, na siya lamang ang makakatulong at makakapagligtas sa atin. Sabi nga po sa pagbasa ngayon, I came here not to be served, but to serve and give my life as a ransom for many. Naparito siya, hindi siya para maglingkod, kung hindi para siya maglingkod at ibigay ang buhay. Yan pong pagbibigay ng buhay ng Diyos ay totoo. And this is my ministry. This is our ministry as a priest. Gusto po namin ang salita ng Diyos ay maging buhay. Lahat ng ipinangako ng Diyos ay maging totoo sa inyong paningin, sa inyong pakiramdam, at sa inyong puso. Noong Sabado, ako po ay nasa Trinoma. Dito lamang sa EDSA. Sa Landmark, nagkaroon po ako ng healing mass. Dito po napatid kung gaano kalaki ang nagagawa ng pananampalataya. At kung paano ang pananampalatayang yan ay ginagantimpalaan ng Diyos. Noong Sabado, mayroon pong isang bata na 2 taon, daladala ng kanyang lolo at lola kasama ang ina. Yung pong batang ito ay nagkaroon ng malaking bukol sa mata at yung po ay cancer. Dinala po sa Monte Maria, pinag-pray over dahil ooperahan na. Dahil napakalaki ng bukol at ito po ay ayon sa diagnosis ay cancerous. Pag ginalaw yung mata, yung bata ay mabubulag na habang buhay. Ang sabi ng ina, bago natin ipa-opera, ipa-pray over muna natin, dalhin natin sa misa. Dinala po sa akin, saka dito po sa Trinoma. Last week, binalik po yung doktor, yung pong malaking bukol na wala, yung pong dinayagnoso ulit, CT scan, PET scan, and MRI, wala na pong trace ng cancer. Magaling na yung bata. Habang ako yung nagsasalita ng, sa microphone, ito pong batang ito ay kinukuha sa akin ng microphone. Gusto niya siya ang magsalita. Wala namang masabi, kung hindi, Jesus lang, Jesus. My dear sisters and brothers, kayo nandito dahil may tumor, may cancer, may hypertension, may glaucoma, na stroke. Dahil kayo may sakit. Yan po ang sinabi ni Jesus, kayo ay belong to this Sacred Heart Parish. Sabi ni Jesus kay St. Mary Alacoque, yung nag-appear siya, may script po doon sa Paralimonial Paris. Ang nakalagay po doon sa ilalim ng puso ni Jesus na ganito ay ito, halikayo rito kayong napapap. Yan. Come to me, all of you who are heavily burdened. And
I will give you rest. Come and learn from me, for I am gentle and humble of heart. Tinawag po ni Jesus tayong lahat ng puso ni Jesus, bawat isa dito, upang makaramdam ng kanyang pagpapagaling. Ang sabi po niya, halikayo dito, kayong pagod na. Yung mga may takot sa dibdib, yung maraming problema, yung puno ng pangamba, pero niyo sa hirap ng buhay, pagkakasakit pa. Wala na nang maibili ng pagkain, wala nang maipagpaaral ang mga, sa mga anak, magkakasakit pa. Paano na lang? Ang mabuti po nito ay meron tayong Diyos na nag-iimbita sa atin ang sinasabi niya, halikayo dito. Dahil ito ang sinabi niya, I came here not to be served. The reason why this Jesus came into this world, upang tayo paglingkuran. Ang paglilingkod ng Diyos ay nangyayari sa iba-ibang pamamaraan. Tuwi pong makaka o naupang palad natin si Jesus, lalo-lalo na sa misa, pinaglilingkuran niya tayo. Paano na tayo pinaglilingkuran ng Diyos? Dahil ang Diyos po ay makapangyarihan at ang tao ay mahina at laging nangangailangan. Lagi po tayong may galit, may hinanakit, lagi tayong may pangamba, may pagkalito, lagi po tayong may sama ng loob, lagi po tayong natatakot. Yan po ang tao. Ang Diyos naman, because He is perfect, at si Jesus, na parito upang tayo paglingkuran, ang lahat ng nalapit sa Kanya ay makakatanggap ng kagalingan, physical, emotional, at spiritual. Yun po ang misyon ni Kristo. It is inevitable. Hindi po natin kayang itanggi ang Kanyang presensya. Ano naman po ang gagawin natin, mga kapatid? Yan ang tanong. Ang tanong po ay kailangan marinig natin ang Diyos. Kailangan maramdaman natin ang Kanyang pagmamahal. Taas nga dito ang gustong gumaling. Taas nga nga yung gustong gumaling. Yan, lahat kayo. Baba na ang kamay. Harapin ng Diyos. Pagka po kayo gustong gumaling, mga kapatid, tayo pong lahat upang gumaling, kailangan natin maramdaman ang pagmamahal niya. Kung hindi mo po mahal ka ng Diyos, hindi ka gagaling. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ang nakakapagpagaling. Bakit pa mahalagang maramdaman natin na mahal tayo ng Diyos? Para po magmawala ang tinatawag nating panghihina ng loob. Pagkabagot, para po mawala yung tinatawag nating kawalan ng pag-asa, para mawala po yung takot. Ang ating Diyos, araw-araw may ang ating Diyos, araw-araw ibinubulong. Ay ibinubulong po ang Diyos. Para sa ating kabutihan, ang nagpapagaling, yung touch ni Father Suarez, ang nagpapagaling ay ang biyaya ng Diyos na dumadaloy. Sabi ko po kanina, ang bawat misa ay misa ng pagpapagaling. Bakit tamo? Bawat misa, si Jesus ay narito. At ang lahat ng makakatagpo kay Jesus ay gagaling. Dahil alam niya, na tayong tao, kadalasan may galit sa sarili. Kadalasan hindi alam ang gagawin. Kadalasan po, mabigat dalhin ang buhay. Pero mo, nag-asawa ka, akala mo nung nag-asawa kayo na ang pinakamasarap na mangyayari sa iyong buhay, yung pala problemang malaki.
Noong ikaw ay wala pang anak, nagkasal ka, sana'y magkaanak. Binigyan ka ng maraming anak. Itong anak mo nung lumaki, drag-ade, mag-iinom, hindi na pala sagot. Noong dati, akala nga natin ang ating mga kaibigan, aasahan natin. Pinagtiwalaan natin. Tapos nung ikaw na nangailangan, wala na sila. Ikaw na nangailangan, nakakapagtampo, di po ba? Parang tayo may tampo. Tampo sa ating kapwa, tampo sa inyong anak. Matapos mong pag-aralin ang anak mo, hindi ka nakilala. May sakit ka, hindi ka man lang madalaw. Matapos mong pag-aralin, hindi ka man lang maabutan. Yung mga ganyan bagay na nakakapagtampo. Minsan, tinatanong mo ang sarili mo, ano bang pagkakamali ko? Di po ba? Sa araw na ito, pagagalingin po ng Diyos, yung tinatawag na hihilumi ng Diyos ang ating mga hinanakit na yan upang tayo po ay maging bagong tao. Kasi naman po sa ating kadalasan, tayo po ay nagkukulang sa Diyos para tayo mga walang kamamatayan. Minsan nga, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Sabi ko, Lord, salamat po. Maraming nagkasakit at nasimba na sila ngayon. Kung hindi pa magkakasakit, hindi mamumroblema, hindi makikilala ang Diyos. Karamihan sa tao ganyan. Noong malakas, noong bata, noong may kaya, mayaman, wala ang Diyos sa kanilang buhay. Laging nasa shopping mall, masyadong busy sa pagpapayaman, trabaho ng trabaho, mapagmataas. Akala mo kung sino, akala nga niya ang kanyang, alam niyo minsan, ito ang natutunan ko sa buhay. Magsarap pong magkayo habang may buhay. Napakasarap pong umawa lagi kayo ng mabuti sa lahat dahil hindi natin alam ang susunod na mangyayari sa ating buhay. Baka itong pinagmamalupitan ninyo, maya-maya may gumanda ang buhay nito, mangangailangan kayo, kakatok kayo. Alam nyo, nakakahiya yun. Wala po kasi nakakasigurado sa ating buhay. Minsan, may dinalaw po akong napakayaman at napaka-powerful na tao. Pinray over ko po siya. Sabi ko doon ko na-realize, my God, kahit pala ikaw ang pinakamayaman, pinaka-powerful, pagka ikay may sakit, it's nothing. Nakahiga ka lang. I realize that. My goodness. This richest man, powerful man, nakahiga, walang pagawa. Doon ko naalala ang Diyos. God, you are so good. Sa batang edad ko, ipinaalaala mo sa akin na ang lahat ng bagay ay iyo at ikaw lamang ang may kontrol. Ang Diyos lamang po ang may kontrol ng lahat. At ang ganda sa ating Diyos ay ito, hindi po niya tayo makakayang kalimutan. So lahat po na nandito ngayon, nananampalataya, ang Diyos sa araw na ito ay buhay at ipamamala sa inyong lahat ang kanyang kapangyarihan na kayo ay mapagaling sa inyong mga karamdaman,
So pag-uwi niyo po ng inyong bahay, mga kapatid, at sa sandaling ito, yung mga sakit na inyong nararamdaman, unti-unting mawawala ang inyong galit, kinanakit, mawawala yung inyong pag-iisip na halos walang direksyon, madilim, magliliwanag, dahil ang biyaya ng Diyos ay bumaba sa umagang ito para sa inyong lahat. Amen. Salamat sa Diyos.